So what is up mga Do It Best? Welcome to another video. So in this video, magkakabit tayo ng anti-theft kill switch. Ayun dito. Ito. Anti-theft kill switch. So bago may pagpatuloy yung panonood ng video na to, pakilip mo muna yung subscribe button dyan sa baba. So para ka Do It Best ka din, huwag mo na rin kalimutan yung bell notification para updated ka lagi sa mga video. So last time nagkabit ako ng anti-theft alarm or ng wang-wang. So ngayon, magkakabit na tayo ng anti-theft kill switch. So ang gagamitin ko is kulay green na wire or which is yung ground wire. Tsaka itong switch lang na to. So dito natin ikakabit yung wire sa CDI. Which is yung 5-pin na CDI. So kasi nandito yung kill switch na tinatawag. So, itatap natin dito yung ating kulay green. Yan. So, ito. So, ito. Yan. So, black and white. So, dito natin itatap yung ating gagawing anti-theft kill switch. So, kasi itong black and white na wire na to, ito yung pinaka-kill switch ng CDI. So, pag dumikit yan sa ground wire or sa kulay green or sa negative, mamamatay yung power ng CDI. So, yan. So, hahanap na lang ako dito sa accessories. So, merong ground wire dito. So, mamaya, i-check ko kung alin yung ground wire dito sa accessory wire. So, dito ako magtatap. Then, dito ko naman ikakabit yung anti-theft kill switch natin sa nakatago. So, reminder lang mga Do It Best, yung gagawin nating kill switch is applicable lang dun sa AC CDI. Kapag DC and CDI mo, hindi siya pwedeng gamitin. So, hahanap na lang tayo ng ibang way para makapagkabit ng anti-theft kill switch sa mga DC CDI na ginagamit natin. So, dito ko hahanapin yung ground wire natin. So, kakalasin ko muna to para makita natin yung ground wire. So, para matest, gagamitan ko ng multi-tester. So, yung itong block. So, kakabit ko sa ground. Yung negative test probe ng tester natin. Nilagyan ko ng alligator clip. So, dito ko kinabit. Para matest, mahanap natin kung alin yung ground. Dito. Sa connection na to. So, pag tumunog siya, ibig sabihin, yun yung ground. So, test natin. So, ito. Ito yung negative. So, ito rin kasi yung kulay green. Ayan. So, ang stock kasi ng negative wire ng motor na to is yung kulay green wire. So, ito yung negative wire na. So, dito tayo magtatap. Nakatay-tap kill switch natin. Okay. So, ito yung input ng switch. Ito yung output, dalawa. So, yung isang wire, dito ko ikakabit. Kasi yung kabilang dulo, dito ko ikakabit.
So, kakabit na natin ito sa butas. Ito yung output wire. Ito yung kakabit natin dito. Dito sa wire ng CDI. Itong isang wire naman dito sa input ng switch tsaka dito sa accessories or ground accessory wire or sa negative wire. So, lalagyan ko na lang ng electrical tape. Ito. Tsaka. Ito. So, alam nyo kasi mga ka-do-it best. So, yung kill switch ng CDI is dito din nakakabit sa susian natin. So, once na pinatay natin yan, automatic, magdidikit yung kill switch na black with white wire at saka yung ground wire. So, kaya namamatay yung makina kasi dahil sa kill switch na to. So, dito nakakonekta yan. Yan. So, ito yung wire ng susian natin. So, ito yung ground wire. Ito yung black and white, which is yung kill switch ng CDI. Yung red wire na galing sa positive ng battery. Tapos, yung black wire, which is yung accessory wire. Output ng susian natin. So, yan yung mga stack o ganyan yung mga stack or stack setup ng wiring ng mga motor natin. Kapag ang CDI natin is 5 pin. So, ang purpose ngayon, ang anti-tap kill switch natin is para kahit i-on nila yung susian natin, hindi pa rin nila mapapa-start dito kasi naka-off yung ating CDI. So, i-off muna natin itong anti-tap na kill switch na ginawa natin. Ayan. So, tapos, i-on natin sa susian. Tapos, itatry natin pa-startin yung makina. So, i-kickstart ko na lang.
off natin. So ngayon, i-on natin itong anti-tip field switch natin. So i-on natin itong switch-on. I-kickstart ulit natin. So hindi siya nag-i-start pero naka-on yung susi. So dahil naka-ground yung anti-tip kill switch natin or yung kill switch naka-ground. I-off ko ulit to. Tapos papa-startin ulit natin yung makina. So naka-on na yung susi. Kick-start ulit natin. So ngayon, itatry naman natin patayin yung makina gamit yung ginawa nating kill switch. Okay. So that's all for the video. Thanks for watching. As always, ride safe and enjoy riding. Peace.